Oh, wala po nang aalis ha, dahil hindi pa namin pinapakita yung surpresa namin sa inyo. So kagaya nung kanina, papakita namin, papalabas po natin yung... teaser namin. So sana po, sabay-sabay po natin panoorin. Huwag kayong aalis, saka mag-hi kayo sa camera kasi mamaya live tayo dyan. Ayan, aside from the teaser po, siyempre, siyempre na ating composer. At ang ating play date, malalaman na po natin kung kailan na nga ba mapapalabas ang Five Breakups and Romance po sa mga sinyan. At mamaya po, kaway-kaway lang kayo dyan kasi live po tayo sa 24 oras. Let's go! At nandito nga pala, the one and only, Opre Carampel in the house. Hi! No, sinapian na. Welcome back, mga kahaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre, nakakatuwa naman po dahil inaanunsyo na nga po at sinabi na kung kailan nga po ito may palalabas, mga kahaldab. Well, syempre, nasa title po natin yan. At present nga po si... O sabihin na natin ang president o ang kumbaga vice president ng Sparkle Artist Center na si Annette Gozon, mga kaldab. Talagang sabi ko nga po sa inyo kapag si Alden, talagang naging ano nila to eh, naging pinaka bigating artista. Totoo naman po eh, hindi po ba? Totoo naman kahit sabihin nila na hindi, may mga mas paborito po nila at talagang for the record lang po, si Alden Richards po talaga yung nagdala ng malaking swerte sa GMA Kapuso. Di po ba? Totoo naman po yung sinasabi ko eh. Although may kokontra, okay lang yan. Normal lang yan para magsasabi. Hindi naman si Alden Richards maraming artista. Wala naman akong sinasabi na nagpayaman ng gusto si Alden. Ang ibig kong sabihin, isa sa mga artista ng GMA Kapuso, ang malaking ipinasok ng pera ay walang iba kundi si Alden Richards. Totoo naman po ito eh. Di po ba? Pero may wala magre-react sa akin dahil sino nga po bang artista ang bumuhat ng gusto? Oh, wala po silang po pwedeng sabihin sa atin na hindi, may artista, si Gabby Consumisyon. Si Gabby Concepcion, si Dennis Trillo, wala po. Di po ba? Ang dami mga artista pero bukod tangi lang po talaga si Alden Richards. Dahil ilan lang naman po yung teleserye na ginawa niya noong mga panahon ng pandemic at talaga naman pong 101% ang laki ng kinita. Ang daming commercial, ang daming sponsor na talagang naglabasa ng mga panahon na yun. Ako, kampante ako mga kaaldab, sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay nga po na mahirap ipaliwanag. Alam nyo, sa totoo lang mga kaaldab, i-remind ko na lang po ito. Kumbaga sasabihin nyo na lang pa ulit-ulit po tayo. Sana naman po bigyan din po ng konting pansin ang Aldab Nation, di po ba? Although sabihin na natin yung iba na Alden Fanatics, hindi po. Hindi naman po Alden Fanatics lang ang bumuhat kay Alden, di po ba? Medyo masasabihin nyo lang ha. Gusto ko lang po kasing sabihin ang katotohanan na malaki po talaga na iambag ng Aldab Nation sa karir ni Alden Richards na sinosolo po kasi ngayon ng GMA Network. Di po ba? For the record lang po mga kaldab, hindi po makakamit ni Alden Richards yan kung GMA lang mga kaldab. Marami pa rin po mga mamis, mga titas, mga senyor ang sumusuporta ngayon kay Alden Richards. At talagang todo ang suporta pa rin po. Kasi si Alden po talaga yung tipo na sobrang bait. Sobrang halos lahat na kumbaga nang gusto mong makita yung pagbibigay niya at pagmamahal niya sa mga fans, talagang binibigay niya. Isa po yan sa rason at dahilan kung bakit po mas marami ang nagmamahal kay Alden. Totoo naman po yung sinasabi ko eh. Totoo naman po yung mga pinapaliwanag ko. Lalo na nga po pagdating sa pagbibigay ng update, may mga bagay-bagay na bias nga po raw ang GMA Kapuso pagdating kay Alden. May mga artista na mas kumbaga hindi nabibigyan ng atensyon gaya nga po daw ni Alden Richards. Totoo naman yon. Sabi ko nga po sa inyo, marami,
Di po ba? Marami. Yan, ito yung inggit kila Mengay at kay Alden. Kasi sila lang po talaga yung popular eh. Tignan nyo po sa EAT. Di po ba? Kapag ka si Mengay na yung nag-i-introduce, si Mengay na yung nagpe-perform, ibang level. Ibang level ang ibig kong sabihin, yung mga audience natutuwa, yung mga nasa telebisyon, sigurado, yung mga comment, di po ba? Lalo na po kapag ka barangay 1 for all for 1 na, sugod bahay kapatid, tapos kumbaga, magpe-perform sila Mengay, si Karen, si Raisa, si Paulo, si Ryan. Bukod-tangi po talaga si Mengay. Tapos mga host, di po ba? Siya yung talagang, ito yung pinapaliwanag ko na hindi nila naiintindihan mga Kaldab. Yung mga punchline, yan po talaga yung importante. Yan po talaga yung pinaka maganda na ibabato mong punchline na may di-deliver mo ng mas maganda. May di-deliver mo ng kwela. Ganyan po kahusay si Main Mendoza. Di po ba? Noong mga panahon po nila Wally, Jose, Paulo, Alden, yung mga punchline na yan, nakadikit sa kanila yan eh, sa barangay. Ang pinakamagaling talaga dyan, si Alan, si Jose, at si Wally, si Paulo, yung mga talagang mga binabato nila. Kaya nga po marami natutuwa kapag kumpleto po sila sa barangay. Sinasabi ko lang po ito, mga Kaldab, totoo po ito, na nakuha naman po ni Mengay, na kahit papaano na memory, kumbaga na madali niya na ma-pick up. Kaya kita nyo yung pagiging host, di po ba? Magaling talaga yung, kumbaga sabihin na natin na sobrang talino ni Mengay, alam naman po. Hindi lang sa sobrang talino, mataba pa po talaga. Mataba po talaga yung utak ni Main Polkerson pagdating sa mga bagay-bagay na hirap sila, hirap silang intindihin, hirap silang, kumbaga kailangan po kasi yung, sabi nga talaga ni Jose Manalo, kailangan may magde-deliver. Kailangan may isang gagawa ng paraan. Halimbawang yung dalawang host wala nang maibato, may isang taong gagalaw magbabato ng punchline na talagang kumbaga kaya niyang i-handle, kaya niyang magtuloy-tuloy hanggang sa makakuha siya ng mas magandang mga, di po ba? Parang ikaw nga yung nagbigay ng punchline pero hindi maganda, pero yung nag-deliver ng punchline o yung binatong mong punchline, yung nagbalik, eh talaga naman pong napakaganda at napakahusay. Di po ba yun ang sinasabi natin? Madali lang po lumabas sa telebisyon, madali lang po magpatawa, gaya po ng ginagawa ng iba, pero iba po yung kay Mengay. Kay Mengay kasi po mga Kaldab, yung chemistry nandun eh. Yung tipong pag binato mo siya ng punchline, ang galing at talagang kuhang-kuha niya po i-deliver. Di po ba? Sinasabi ko lang po ito ha. O baka may mag-react na ko, napunta ka naman kay Main Mendoza, Mr. Destiny. Akala ko bang ang topic mo kay Alden Richards? Akala ko ba ang topic mo kay Richard Polkerson? Tapos napupunta ka naman kay Mengay. Ito na naman tayo eh. Ito, pasensya na po kayo. Galit po kasi sila kapag binabanggit ko lagi si Mengay tapos ang update natin kay Alden. Po ba? Mas affected na affected sila. Pero okay lang. Darating naman po yung point mga Kaldab na isa, dalawa, tatlo, bukas sa makalawa, eh tayo-tayo naman po. Ito rin po yung pinaka-inihintay natin mga pagkakataon na balang araw mga Kaldab na magtipon-tipon din po tayo. Kung matatandaan nyo, di po ba sa Philippines Arena? Nakakalungkot lang po dahil kumbaga wala na eh. Hindi na siya ganun ka ano eh. Popular. Pero darating din po yan mga Kaldab. Malay nyo, bukas sa makalawa, magulat na lang po tayo na biglang i-anunsyo, di po ba, na magsama-sama ang Aldab. Well, alam ko, marami nang nawala, marami nang nagbago, marami nang, pero may mga tinatawag pa po silang mga ano eh, mga apo, di po ba, anak, na magtataguyod, kumbaga parang sila ang tatayo para sa mami, sa mga titas nila. Hindi po posible mangyari yan, mga Aldab, ha? Alam nyo naman po, dito po sa Aldab Nation, walang imposible. Sinasabi ko lang po ito para po sa kaalaman ng lahat. Walang gandito na lang po yung updates natin, ha? Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay, tutok lang po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest po na mga video na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.